Narito pala ako sa parking area katatapos ng aking misa sa Ishinomaki Church. At ngayon ako ay pabalik ng Sendai at magkakaroon ako ng misa ng English Mass mamayang hapon. So ito ang parking area. Bale, libre pa yung lugar na ito sa highway kasi doon pa yung entrance, no? Yan. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon po ang unang linggo ng Kwaresma o First Sunday of Lent. At sa araw na ito, maganda yung mga pagbasa dahil tayo ay chinachallenge ng ating, hindi lang pagbasa kundi ng ating Panginoon para siya ay gawing kasama sa ating paglalakbay ngayong Kwaresma. So, sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito ay ang Panginoon ay dinala ng Espiritu Santo doon sa ilang o sabihin nating desert, no? So, pagkatapos nun ay mayroong nagkaroon ng temptation ng ni Satan, the devil, sa kay Lord. So, tinempt niya ang Lord natin. At hindi siya nanalo kasi may bantay siya, mga kasama, ang mga anghel, no? At kalaunan, paglabas niya, papunta, ay nalaman niya na mamatay na ang si Juan Bautista. So, siya ay nag-umpisa na ng kanyang mission. Sa ating paglalakbay ngayong Kwaresma, ay inanyayahan tayo na tingnan ang mga lugar na gaya ng disyerto sa ating buhay. Ano ba yung mga disyerto natin, no? Sa pandemic na ito na kinalalagyan natin ngayon, disyerto na yan. Parang disyerto na yan kasi mula sa ating maraming kasalamuha, tayo ngayon ay minsan sinasabing mapag-isa. Kailangan nating lumayo. Kailangan natin magkaroon ng social distance. Pag may kausap, minsan magkatatakip ka ng mask. At sinasabi pang magtrabaho ka na lang dyan sa bahay nyo. Kaya ang mga estudyante ngayon ay maraming modules. Kawawa naman sila, no? Hindi na sila makita ng kanilang teacher. At sa mga disyertong ito sa ating buhay, malakas yung temptasyon, no? Temptasyon na masasabi natin, ah, pwede naman palang hindi na magsimba. Pwede na rin palang hindi pumunta ng mamasyal. Dito na lang ako. Pero dyan, sa mga temptasyon na yan, ay nagkakaroon tayo ng maraming problema din. Pero, ang isipin natin, gaya ng ating Panginoon, nung siya ay nasa disyerto ay sinamahan siya ng Espiritu Santo, ang mga anghel, para makalaban ang mga temptasyon na yon na bigay ng demonyo. Kaya, huwag kayong mag-alala mga kapatid, dahil sa disyertong ito na ating kinalalagyan, ay kasama rin natin ang mga anghel ng Panginoon at tinutulungan tayo para labanan ang pandemyang ito. Pangalawa na makikita nating lugar sa ating ebanghelyo ay ang Galilea. Ang Galilea ay ang lugar kung saan lumaki ang Panginoon pagkatapos niyang i-present, no? At na-present ang pinagdasal ni Simeon at bumalik ng Galilea. Doon din ginawa ng ating Panginoon ang kanyang first miracle. Kung malala nyo, yun yung wedding sa Cana. At yung tubig ay ginawang alak. At doon din sa Galilea, tinawag ng Panginoon ang kanyang mga unang apostoles. Nung siya ay naglalakad doon sa may lake, no? Galilee, Lake of Galilee. At tinawag niya sa tundan niyo ako at ipamahagi natin ang magandang balita at ang pagliligtas sa mga tao. At sumama ang mga tao at hindi na sila ng isda, kundi namalakaya para kumuha ng tao para sumama rin at maligtas sila sa tulong ng ating Panginoon at tulong ng mga apostoles. So, isipin natin ano yung mga Galilea sa buhay natin.
sa mga nilakihan nating pamilya, di ba? Natuto tayo dyan ng mga magagandang ugali, pagmamahal sa sarili, sa pamilya at sa kapwa. Tinuruan tayo dyan na magdasal. Tinuruan tayo para rumespeto ng kapwa-tao. Dyan din sa Galilea na yan, ay natutunan nating ipakita ang ating mga kakayanan. Masabi nating Galilea ang ating mga paralan, mga office, mga pinagtatrabahuan. Dahil pinapakita natin yung kakayahan natin, hindi lang sa pakikisalamuha, kundi sa pagganap ng ating matungkulin bilang mga nagtatrabaho sa isang kumpanya o gumagawa ng mga dapat natin gawin sa ating trabaho. Pangatlo, ang ating mga komunidad, sila din ang humuhubog sa atin. Ang bansa na kinaroroonan natin, nababago, nagiging Galilea natin yan. At sa Galilea na mayroong mga challenges, pero hindi tayo iniiwan ng Panginoon gaya ng sinabi niya na sasamahan tayo saan man tayo magpunta. At dahil dyan, gaya ng ginawa ng Panginoon nung panahon ni Noah, ay hindi niya iniwan ang mga mababait na tao gaya ni Noah, bagkos doon niya ipinagpatuloy ang pagliligtas sa sanlibutan at ipamahagi ang kanyang pag-ibig sa lahat. Mga kapatid, kung nafe-feel nyo na yung buhay ninyo ay deserted o wala na, parang walang buhay, huwag kayong mag-aalala, tawagin lang ang Panginoon. Kaya nga sinatawag sa atin, the Lord be with you, no? Suma sa atin ang Panginoon, suma sa inyo ang Panginoon. Yun po ang alalahanin natin, dahil ang Panginoon ay hindi tayo iniiwan. At pangalawa, dahil sa Galilea na yan, paglabas natin, sa desertyo na yan, paglabas natin ay kumpleto na tayo, matatag. Kaya pwede na tayong magbahagi ng ating mga magagandang eksperyensya, tulad ng buhay natin na kinalakihan at lalo-lalo ng salita ng Diyos sa iba. So mga kapatid, ito po yung dalawang lugar na gusto kong ibahagi sa inyo sa ating paglalakbay ngayong Kwaresma, yung ating mga disyerto sa buhay, no? Saan ba tayo nagkakaproblema? Ano ba yung mga hindi natin kayang gawin? Ano ba yung mga may sakit ba tayo o ano? Huwag kayong mag-alala, tutulungan tayo ng Diyos dahil kasama natin siya, gaya ng pagsama ng mga anghel kay Jesus doon sa disyerto. At pagkatapos niyan, maliligtas tayo, tatayo tayo ng ayos, maglalakad tayo, at sasama ulit dahil sa ating pananampalataya na hindi tayo iniwan ng Diyos. So mga kapatid, ito po ang ating pagnilayan sa unang linggo ng Kwaresma, at sana'y basbasan kayo ng ating Panginoon. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.